Hello po, good evening po sa inyong lahat. So ngayon lang ako nakapag-edit ng aking video. So ayan, simulan po natin yung ating pagbo-voice over. Kasi mayroon na namang nanonood ng TV dito sa aking tagiliran. Ayan po. Ano po yung title natin ngayon is, paano ko po nasimulan magtinda ng maliit lang po na puhunan dati. At nagsimula po ako dati magtinda ay sa bintana lang po ng aming bahay kubo. Na ang bubong po ng aming bahay kubo is tulda lang po. Yung tulda na ay orange at saka blue. Yan, ganyan yung aming bubong. Aw, bubong. Yung dingding po, dingding ng bahay namin. Ganyan lang yung tindahan ko dati. Tapos nagsimula lang po ako sa 3,000 lang po. Dahil langutang ako noon sa card. Kasi yung asawa ko is wala naman dito. Nandun yan sa Manila. Nagtatrabaho. Tapos ako lang dito sa bahay. Tapos wala akong libangan. Nag-aantay lang ako na padalahan niya ng pera. Every week, nagpapadala yan siya ng pera sa akin. Minsan pinapadala niya 2,000, minsan 1,500 lang. Tapos hindi magkasya sa amin ng mga bata yung pinapadala niya. Kaya naghanap talaga ako ng paraan guys na para makapagsimula ng maliit na negosyo at hindi nang umaasa sa mga padala ng ating asawa at saka makapaghanap buhay din na para sa sarili natin kasi hindi lahat ng bagay pwede natin hingin natin sa asawa natin kasi minsan nagkakahiya naman, di ba? Siyempre, meron din tayong mga sariling pangangailangan sa atin, gusto nating bilhin, ganyan, hindi na tayo manghingi sa ating asawa. Mas maganda talaga yung meron kang sariling negosyo. O, di ba? Naisipan ko talaga guys dati na mangutang talaga sa card at saka napakahirap talaga ng aking dito sa summer guys kasi ako lang dito sa summer at saka wala yun dito yung asawa ko, ako lang talaga, wala akong kamag-anak, wala akong kapatid, wala akong nanay at tatay kasi nandun sila sa Masbate, diba? Tapos ako lang dito, yung anak kong maliliit pa na dati nun, si Dormi lang yung dati yung anak ko dito, tapos buntis pa ako nun kay Dritz, diba? Wala akong kakilala ko paano ako magsimula ng maliit na tindahan ito, eh wala naman akong mga dito. So, ayun, nagpatuloy pa rin ako lang magtinda kahit walang may bumibili. Ang importante sa akin dati guys is yung hindi na ba ako lumalabas ba sa bahay namin ba? Nabibili-bili pa ako, iwanan ko yung mga anak ko para lang ako bumili ng asin at saka bitchin. Diba? Kaya yung inisip ko sa magtitinda na lang ako para hindi na ako lumalabas sa aming bahay at mabantayan ko pa yung mga anak ko dito sa bahay kasi malayo kasi dati dito yung mga tindahan sa baba pa. Sa amin kasi nasa taas kasi kami. Kaya naging ganyan talaga ako dati guys na mag-utang talaga sa card at mag-grocery ba ng maramihan para hindi na ako maglabas-labas. Ganun lang yung pakay ko at saka malibang din ako. Kasi wala naman dito yung asawa ko dati. Yung parang libangan ko lang ba dati ba? Yung pagtitinda. Tapos yung parang na-enjoy ko na rin sa pagtitinda, yun, naging ko na. Yung parang na-adik-adik na ba? Ganyan. Ganyan lang yung pagdidigosyo. Hindi kailangan na malaking puhunan na para ka magsimula ng negosyo. Hindi kailangan. Dapat yung consistent ka. Open yung mind mo sa lahat ng bagay at sa lahat ng taong masalimuha mo sa araw-araw. Kaya dapat is, sa sarili mo ba? At saka ayan guys, kung gusto nyo talagang magsimula ng maliit na tindahan, pwede kayo magsimula kahit 3,000 lang, kahit lang magkano lang yan, basta mayroon kang isabit dyan sa bahay mo or magbukas ka dyan ng bintana yun dyan mo isabit-sabit kasi pag nakasimula ka ng maliit mga ilang araw yan syempre ma-realize mo ito yung hinahanap ng tao, nililista mo yan, diba? Ganyan din ako dati, nililista ako kung ano bang hinahanap sa akin, ayan, tapos yan, parang mahalin mo rin yung mga ginagawa mo at saka enjoyin mo lang, huwag kang atat na mapalago mo agad, tapos wag mong pakialaman yung pera ng tindahan kasi di ba nagtindahan ka at saka meron namang trabaho yung asawa mo, iba yung trabaho ng asawa mo, sahod ng asawa mo, ano mo yun sa pagkain, tapos yung tindahan is syempre inutang mo lang yan, di ba? Halimbawa kung inutang mo lang is huwag mo talagang galawin kung sa tindahan at saka yung sa pagkain nyo is bilhin mo rin sa tindahan nyo kasi nabuhay naman kayo nung wala ka pang tindahan, di ba? At saka may sahod naman din yung asawa mo.
Yung parang ganun lang ba? Yung parang iniisip mo lang na parang bumibili ka sa labas pero yung sarili mo ng tindahan ka bumibili at hindi ka na lumalabas para ka bumili. At saka ayan, may tubo ka pa, di ba? Yung parang naglalaro-laro ka lang. Yung ginagawa ko dati guys talaga dito sa aking tindahan. At saka yung parang na-enjoy ko na lang din sa tagal na. Tagal ko nang nagtinda dahil mga 15 years na ata akong nagtitinda dito sa summer guys, kaya napalago ko ng ganito yung aming tindahan. So no, ganyan, kung gusto mong magsimula ng pagtinda, pwede ka talaga magsimula ng maliit lang na puhunan. Pwedeng-pwede kahit bukas na. Kaso lang, wala pa yung bigas, yung 5,000 or 3,000 mo, no? Pero pwede naman magbili ka ng bigas isang sako kasi 2,000 yung bigas. Tapos yung 3,000 is pwede ka mamili ng mga grocery pa unti-unti lang. Basta ang importante, meron kang isang sakong bigas sa 5,000 mo. So, ente ka lang. So, ayan na guys. No? Hindi po mangarap ng maliit lang muna. Then tayo magsisimula. At saka sabayan mo rin ng tiwala sa sarili kasi walang ibang magtitiwala yan sa'yo, yung sarili mo lang. At saka syempre pagdadasal rin, ganyan, nagdadasal din ako ng sana mas gabayan pa ako ni Lord na ganyan yung pagtitinda ko, at sana habaan pa yung pasensya ko sa mga taong maano yung mga ugali, ganyan. Then nagdadasal ako, tapos minsan anuhin mo ako, i-guide mo ako kung saan hanggang saan ba talaga magano yung tindahan ko, ganyan, mga ganun guys. Kung gusto mo talaga guys yung isang bagay na ano, magagawa mo yan, oo, madidiskartehan mo yan kasi nga nagawa ko nga sa'yo pa kaya, di ba? Kung gustuhin mo talagang magnegosyo ng simula, maano mo yan sa sarili mo na kayang-kaya mo rin yan. Kagaya lang din yan ng pagbablog, diba? Magsimula tayo sa wala. At dahan-dahan na rin yan, meron na rin maniniwala sa'yo. At unahin natin yung ating sarili, paniwalaan na kaya natin. Kaya natin tumayo ng negosyo na ganito. Nagsimula tayo sa maliit. Kasi yung aking guys dati talaga, napakahirap talaga dati. Kasi wala akong mga kamag-anak dito, no? Tapos wala akong makakakilala dito. Tapos lalong-lalo na na yung asawa ko is wala dito. Tapos nasa Maynila siya. Tapos nagpapadala na lang yan ng pera. Pangbayad na lang sa utang. Tapos yung pera na yun is pang ano na lang guys. Pangbayad na lang talaga. Tapos ako na lang nagdi-discarte yan na mag-utang talaga ako ng ano, ng pera sa card. Na parang meron lang kaming pang ano sa araw-araw. Di ba? Discarte lang talaga guys, at saka utak yung gamitin natin kung gusto nating palaguin natin yung ating ano, sari-sari store. Number one talaga, ganyan talaga yung gagawin mo, consistent at saka disiplina rin minsan. Kasi guys, i-disiplinahin natin yung ating sarili kasi yung disiplinahin natin yung sarili natin guys, kasi isipin natin na hindi natin yan pera. Pera po yan ng tindahan para po tayo makatulong sa ating asawa na mayroon tayong kinikita araw-araw, hindi lang po na umaasa na lang tayo sa sahod ng ating asawa, di ba? Ganyan yung iniisip ko dati guys, kaya ako nagdayo ng tindahan kasi mas maganda yung mayroon kang sariling kita kaysa naman nag-aantay ka na lang sa kita ng asawa mo. Kahit lang pa kunti-kunti, ayan. Makalibre din pambili ng ulam minsan. Yung pagtitinda natin at yung consistent natin sa sarili natin. Kung halimbawa may gusto tayong bilhin, mabibili natin. Hindi tayo aasa at maghihingi sa ating asawa, di ba? Mas maganda yung may sarili tayong kita na sa atin. Hindi tayo mahihiya na bilhin kung ano yung gusto nating bilhin kasi hindi lahat ng bagay na maghingi na lang tayo sa ating asawa, di ba? Mas maganda yung meron tayong sariling kita at meron tayong pangarap din sa ating mga anak na maibigay din sa kanila yung kung ano yung mga gusto nilang bilhin, at may maibibigay ka rin balang araw na lumago na yung negosyo mo, di ba?
patulad sa akin. Ganyan lang yung ginagawa ko na sana is mapalago mo rin yung simulan mong negosyo ngayon. O diba, sana po is meron kayong natutunan sa aking vlog ngayon. Kaya kung ako sa inyo, wala naman kayong ginagawa dyan sa bahay nyo, magtinda kayo. Magsimula kayo sa maliit lang na puhunan. Kagaya ko, nagsimula lang ako sa maliit na puhunan. Pwede po magsimula ng maliit na negosyo katulad sa akin. Dahil nagsimula ako sa maliit talaga. Kasi wala naman tayong mahihiram ang iba. Ngayon guys is sa card is pwede na pong mag-loan ng 10,000. Oo, kasi po is number one po yan is ako po yung ano ngayon dito sa card, dito sa amin, dito sa Samar. Ako po yung nagko-collection po ng mga pera po dito sa amin. Nagpapa-release po yung aking madam ng 10,000. First loan po yun ha, 10,000. Hulog po noon is 600 every week. 80 na po yung savings mo doon. Tapos marami pa pong benefits kung gusto mo. Diba? Ganyan lang yun yung gusto mo talaga. Mag-apply ka ngayon, next week is pwede ka nang magpa-release. Ganyan po yung sa card. Kaya pwedeng-pwede po yan sa mga kagaya natin na magsimula na mga sari-sari store business, ganyan. Kung halimbawa walang puhunan, pwede tayong magtayo ng maliit lang na sari-sari store. Yung 10,000 guys, marami na yung nabili nun. Marami na yung mabili, may mabibili ka na yung bigas. Kumpleto na yung 10,000, marami ka na yun. Pag magpahalimbawa, magparelease ka sa card ng 10,000, pwedeng-pwede ka kahit lang sa bintana ka lang muna ng iyong bahay magsabit-sabit dyan, kasi ako dyan ako nagsimula. Sabit-sabit yung mga ano, yung mga istro ng mga ginagamit ko pagkumpra yung 10,000 mo, ay napakadami na. Isa-isang dosina lang muna guys. Halimbawa yung sardinas, isang dosinas o anim-anim, ganyan ginawa ko dati. Anim na pirasong sardinas, anim na piraso ng noodles, isang tay ng kape, iba-ibang klase. Yun, makabili ka na ng 10,000 mo kung gusto mo talagang magsimula ng maliit na tindahan. Paisa-isa lang muna, wag yung biglaan, kasi nga ako ganyan ako. Magsimula sa sariling kita, o diba? Isa naman dyan pa, tunganga-tunganga ka lang, naghantay ka lang ng sahod ng asawa mo, ayan. Yan yung pagsisimula ng pagtitinda, nasa maliit lang yan. Kasi nga ako minsan, pag naubusan ako ng puhunan, nangungutang talaga ako ng paruling sa tindahan ko. Kasi akala ko, kasi minsan, di ba, pag matumal, alam mo, wala ka ng puhunan. Kasi yung pinangumpara mo is naka-stack lang, hindi siya nag-ruling-ruling. Tapos minsan yung may mga napautang ka na hindi pa nagbayad, akala mo wala ka ng puhunan noon. Yung pala is nandyan lang sa tindahan mo, natutulog lang ba? Natutulog lang yung pera mo. Kaya minsan ako is napautang talaga ako minsan sa Mumbai. Pero ngayon guys, hindi na, dahan-dahan ko na si Mumbai guys, tanggalin dito sa tindahan ko. Kasi nga is, ano, napakahirap pag may utang sa Mumbai guys, kasi araw-araw mo siyang binibigyan ng benta mo. Wala kang talagang maiipon, lahat ng benta mo minsan is napupunta lang talaga sa kanya. Kaya minsan talaga hindi ko rin inquiry si Mumbai sa inyo, pang mabilisan lang kasi yan si Mumbai guys, kasi minsan nauubusan kami ng mga pambiling kagaya ng Harina. Minsan talaga is napapautang talaga ako sa Mumbai, kasi minsan wala na kami pambiling harina, kaya kay Mumbai ako tumatakbo. Pero mabilis lang naman siya maano guys, matapos ba. Kaya ayan, minsan din ako naulit kasi wala naman tayong ibang mapagkukunan at wala naman tayong ibang mapagpapangutangan. Kaya hindi ko rin recommend sa inyo si Mumbai sa mga maliliit na mga tindahan na nagsisimula pa lang. Kasi guys, araw-araw yan ang singil ng singil sa inyo. So ayan, si Inday. Nagpuputol-putol na naman siya ng mga verbrand swak at saka yung mga pinangumbra guys. Pinuputol-putol ko talaga yan kasi para mabilisan na lang pag abot sa mga mamimili. Kagaya ng magsabay-sabay sila mamili, diba? So ayan, balik tayo sa aking
ano, sa mga pangungutang na Bombay na yan, di ba? Yeah, yan guys, sana po is meron kayong natutunan sa aking vlog na ito. Hanggang dito na lang yung ating vlog kasi sobrang haba na po at babalik-balik na lang ako. Sana meron kayong natutunan sa aking na i-share sa inyo ngayong araw na ito. Maraming salamat po.